Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today's video ay magluluto ako ng ginisang munggo na may carnero at ang aking merienda ay puding or tira-tirang mga tinapay. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. Umpisahan na natin. Ayan, mag-isa tayo ng bawang. Ayan, gisa-gisa lang. Pagkatapos ay ang ating sibuyas. Kayo na ang bahala kung ano ang uunahin nyo, sibuyas or bawang. Basta ako uunahin ko yung sarili ko. Chares! Yan guys, gisa-gisa lang hanggang mag-golden brown ang ating mga ano tawag nyo, lamas. Lamas! Naglagay din ako ng kamatis. Ayan, gisa-gisa lang guys. Hanggang sa maluto ang ating mga lamas guys. Tama ba? Lamas pa yun sa Tagalog. Basta, okay, basta panakot guys. Ito pala yung munggo at saka yung karne ng karnero. Pinakuluan ko siya ng 2 oras guys. Para malambot yung ano, yung meat niya. Ayan, nilagyan ko lang siya ng kunting luya. Para tanggal lang sa, pero hindi siya lang sa guys, promise. Sobrang sarap niya. Hindi ko na nabidyuhan guys kasi nakalimutan ko pala. Struggle is real talaga guys pag magbibidyo tayo habang nagluluto kasi nahirapan talaga ako sa kalisod guys. Walang tagahawak ng camera. Ayan. Nagkukuripot kasi guys, hindi bumili ng stand. Ayan, nahirapan tuloy guys. Ayan. Sinsya na kayo kung ano malikot yung aking camera. Kayo na lang mag-adjust. Joke lang. Nilagyan ko siya ng kunting tubig na mainit para may kunting sabaw yung ating munggo. Dahil kumulo na, ilagay ang kalabasa. Pampalinaw ng mata sa kaka YouTube. Yan. Kumain ng kalabasa. Tinimplahan ko na, naglagay ako ng kunting pamintang durog at 1 kutsarang asin. Naglagay din pala ako dito ng 1 chicken cubes. Yan. Walang magic syrup dito guys. Andun pa sa tindahan, char lang. Yan, gagawa kayo ng sarili nyong sarap. Huwag kayong umasa sa magic syrup. Ayan, halo-halo lang guys. Tikman nyo guys na naaayon sa inyong panlasa. Ayan. Ayan, ang panghuling sangkap, ang ating alugbati. Alam nyo ba guys, sobrang mahal yan guys. Binili ko yan sa grocery na sa 100 pesos guys, Pilipinas money. Samantalang sa Pinas guys, kinukuha lang natin yan sa kapitbahay. Ah, hinihingi pala. Ayan, madami yan dun sa basakan. Basakan? Yan di ba? Dito sobrang mahal, 100 pesos guys. 1 bugkot lang ng alugbati. Ayan, marami akong sinasabi. Yan, halu-haluin nyo lang. Ayan, luto na nga aking ginisang munggo na may karne ng karnero or lamb or shown in the sheep. Sheep? Basta. Basta yun guys, karnero guys. Ayan, kainan time. Lunch pala yan guys. Kainan time. Yan yung plato ko guys. Kunyari diet, nagpapanggap guys. Na diet pero malakas pala kumain. A few moments later. Merienda time. Ngayon ay gagawa ako ng pudding. Yung mga tinapay na pa-expired na guys, gagawin nating panibagong tinapay. Sa 1 baking pan ay maglagay ng parchment paper. Kung wala naman ay brushan nyo lang yan ng oil or di kaya ay butter or margarine. Ito yung mga tinapay na
tira-tira guys or pa-expired na. Ayan, hiwain nyo lang siya ng maliliit or di kaya ay gumamit kayo ng gunting. Maglagay ng 1/2 cup ng all-purpose flour at saka 1/2 teaspoon ng asin at 1 teaspoon ng baking powder. Yan, mix nyo lang. Maglagay ng 1 can evaporated milk o di kaya fresh milk. So wala akong evaporated milk kaya yung fresh milk ang ginamit ko. Maglagay din ng 1 can ng condensed milk. So yan lang yung natirang condensed milk na nakikita ko sa fridge. Kaya naglagay na lang ako ng 1/4 cup ng white sugar. Pero kung meron kayong condensed milk guys, yun ang ilagay nyo. At saka ng, kunting patak ng vanilla extract at saka 1/2 cup ng water. Ayan, halu-haluin nyo lang yan guys. Nakalimutan ko yung baking powder guys. Buti na lang naalala ko. Ayan, naglagay ako ng 1 teaspoon baking powder. Kung sa tingin nyo guys na dry pa yung tinapay, pwede nyo dagdagan kunti ng tubig. Kaya ako nagdagdag ako ng fresh milk. Isok nyo lang yung tinapay about 10 minutes guys bago nyo siya ilagay sa baking pan at i-bake. Ayan, nagdagdag ako ng kunting fresh milk kasi parang dry pa siya. Option lang yan guys. Naglagay ako ng konting chocolate na mga tira-tira. Ayan, naglagay ako para may crunchy kunti yung ating tinapay or may chocolate. Pwede kayo maglagay ng nuts. Ayan, ilagay ko na sa baking pan. Ready to bake ang ating pudding.
i-set nyo lang yung oven ng 180 Fahrenheit or 180 Celsius at i-bake nyo lang siya sa 50 to 60 minutes. Let us check kung okay na ba yung ating pudding. Ayan, gagamit ako ng stick para malaman natin kung luto na ba or hindi. Ayan, dumikit pa siya. Balik muna natin sandali. Ayan, luto na ang aking pudding. Palamigin muna natin bago natin hiwain, guys. Guys, hindi ko na naipakita sa inyo ang paghiwa ng pudding kasi nung pagbalik ko ng kusina ay bawas na. So, nakakahiya naman sa kumuha. Char lang. Kita mga kasama ko lang. Okay lang yun, guys. Importante kinain nila. Yan, thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. God bless you.